step up for this team. Pansin ko lang. Kasi kanina, kinapos lang talaga siya, man. Sa damage, no? Oh. Kinapos lang talaga sila sa damage nung ano, game number one. Eh. Pero ito, tingnan natin, uy, Way of the Dragon na ibigay agad dun sa top lane, papasok pero flicker out para dito kay paring Benny QT para makatakas dun sa nagpaabad yung pangani. Pero magandang ano yun, ha? Magandang ultimate coming from Ninja Killa yun. Munti ka na, pero... Sinuwerte. Sinuwerte pa din talaga. Maswerte pa rin talaga. May flicker eh. Makakatakas at makakatakas. Pero uy, nakakuha nun pa nga ata si Hit. Nakupo, sir. Tempest of Blades na ilapag. Pero Hit dito, mukhang nagpapastak lang naman. Ay, Chakno, kailangan kuwanin dito si paring Ling. Pero uy, nakakatakas pa din naman. Benny QT. Uy, binato. No, makuha. He got ejected. Another kill possibly here for Execration if maabutan nila itong season. But Kufra was able to bounce away. But Ninja Killa might be the target here. Sa sap, wala eh. Wala din naman. Masyado na malalim para mag-dive deep pa. Oo, tama-tama ka dyan. So, naubusan lang talaga ng mga skills dito sa Escalera. Ito naman ngayon yung problema for Dark Angel. Pag tumaba si Hate, yes, nakuha na ng Orange Pop si Hate. Pero Marksman is still a Marksman. Alam natin kung ano yung kayang ibigay ng Marksman dito sa ating game number 2. So, kailangan lang mag-ingat ng magkabilang team. Mahirap din naman yung mailing. So, Execration, mahirap para sa kanila to na makalapit dun sa ano sa Claude yung Link. Pag nakalapit, automatic mahihirapan talaga makatakas dito. Depende kung may pang ano, may pang zone out or may hurricane dance na may bibigay si Chakno, maliligtas niya yung ano, yung Claude. Pero kung wala, mahihirapan sila. Pero eto na nga, Last Insanity binutok na rin plus the Tempest of Blades, lahat ibinigay para i-secure yung kill sa bottom lane. Yun na nagiging maganda for Dark Angel. Oh, ay grabe mga kaibigan, 4 minutes into the game and 2-2 score natin ngayon, ha. Grabe. Pantay-pantay, 'di ba? Alam mo 'yun, daman-dama mo yung ano, yung pagka-even footing ng dalawang teams natin eh. Mm-hmm. Hindi katulad kanina na parang halos sa early stage and mid game na nasa execution yung laban. Ngayon pumapantay na mga kaibigan. Pero speaking of pantay, free hit lang si Hit doon, nakaramdam na 2-0 pa nga. 2-0 na siya and naka-bounty hunter siya, mga kaibigan. So, huwag kakalimutan na yung dagdag ng pera niyan, medyo malaki rin naman. Pero Keke, nakabantay kay Etomac. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, tatauhin na yan ni Keke. Kasi si Etomac yung makakapagbigay ng space for the team execration na makapag-farm pa or makalamang sa sa clash. Tsaka hindi naman pwedeng bantayan lang ng bantayan ni Akai dito si Etomac. Eh. Kailangan niya rin mag-set for the team. Eh. Yun. Diba? Yun din. So, prioritization is the key here for execution. Bantayan ba nila si Etomac? Mag-set. Pero ito na nga po ngayon, the airstrike will be dropped pero hindi enough in damage na yun to lock him down at that area. Pero that's gonna be a tower down here for Archangel. Nako, eto na, sinalya si paring Hate. Walang pang Tempest of Blades. Nako po, mukhang mapapatay siya. Oo, nabigyan talaga. Naset upan pa nga rin dito. Pero oy, hindi tumama dun sa lahat ng players yung Hurricane Dance. Yes, tumama, pero wala palang naipit. Yun yung maganda ka na doon. Walang naipit dito si paring Chakno. Pero eto na nga, mga kaibigan, nireset pa nga. Uy, natalbugan na naman dito. Pero Ejector para sa kanya. Papapang, tinamaan pa yung isa. Benny QT, nangangamba na baka mapatay na siya dito. Pero hindi, nabuhay pa rin. Nakatakas pa ng bahagya. Nakupo. Ay, pinasok na. Sir. Nakupo. Early immortality there by Xborg. Pero Benny QT trying to delay his death. But still... He can take out the inevitable, mga kaibigan. He's still patay dead. Patay pa din. Nakuchakno dito, ha. Oop. Tingnan natin, Blazing Do It agad. Mga kaibigan, feeling ko naman makukuha yan kasi may retribution naman yung magkabilang team. Uy, yun ang nakuha na nga ni Hit. Na-retrihan, na naunahan. Medyo malayo kasi yung position ni Escalera dito. Kaya hindi na nakakuha pa or nakatry na magbigay ng retribution for the team Archangel. Yon. Pero shoutout muna pala sa pinsan ko. Shoutout sa iyo, Jong. Ayan, enjoy watching. And share nyo na yung ating stream, mga kaibigan, para matagal-tagal pa rin naman kasi yung ating bakbakan. Diba? Ano, Pei? Kikay Sarap nandyan, nanonood din. Ay, Madam Kikay Sarap, ang tunay na sarap. Kay Kikay mo lang. Palalasap. Totoo yan. Sa sweet. Ay, masarap magluto si Madam. Ay, totoo. Pag yan nagluto, talagang ubos. Kaya pag sinabi niyo, Herb, kain na. Sabi ko, wala na, naubos na po namin yung pagkain eh. Sobrang sarap po kasi magluto. Pero speaking of sarap magluto, mga kaibigan, si Saksa dito nagbigay na! Ayan na nga, mukhang mapapatay pa siya dito. Kahit meron siyang immortality, pero Izon, nagpa-flex lang din naman. Pero yung top lane, nakapatay pa rin sila direct. Baba mo ulit. Ayan, mga kaibigan, nabigyan na ulit. Mga kaibigan, ang isa sa mga players dito. So, 2-for-1 trade pa lang nangyari dun sa clash na yun. Ako, hindi maganda para sa'yo. Malalim na yun, ha? Second tower na yun. For the team ng Execration, maganda yun for Archangel, sa totoo lang. Pero wait lang, mga kaibigan, kasi itong si Ninja Killa,
sobrang ano, sobrang free niya dito. Makakakuha siya ng tower onto the top lane, giving some advantage at least for his team. Para makahabol mo lang. Yeah, goods na yun. Talagang eto na yung ano, eto na yung kulang pala kami sa damager ba? O eto, tatlo. Tatlo na yung damager namin ngayon. So, ayun yung maganda. Natuto talaga sila dun sa pagkakamali. Pero eto nga, nabigay yung Wave of the Dragon. Pero na-cancel out lang naman. Pero naipit ni Jackno dito. And the first hit talaga. Medyo masakit. And yun, nakita niya si paring Eto Mac. Pero nakita rin naman ni Benny QT na nandun yung Link Injector. Naibigay. Napatay agad. Pero nasan niya pa rin? Hindi pa tapos ang laban, mga kaibigan. Hate. Mukhang i-stackin pa nga dito si paring Ison. Pero apat laban sa isa. Makakatakas ka nga. Ba? Pero you know, yun na yan, mahirap yan para sa kanila. Nakita mo yung ginawa ni Jackno, talagang blocking his pathway, very good play coming from that one. Kasi kung hindi niya gagawin yun, possibly pang makatakas nga ang isang Kofra and good security kill by the execution. Plus, pwede pa sila makakuha dito ng turtle, which is another objective now for execution. Bawi kung bawi. Kita mo naman kasi yung lamang, men. 23k. Dikit yung team fight, yes. Dikit yung scores. 8-7 lang. Pero kahit lamang ng isang kill yung Archangel, mas mataas yung gold ng pera. Mas malaki yung pera. And the more objectives ay nakakakuha at nakakakuha talaga sila yun dito. Yun din yun eh. Yung kailangan nakaroon man sila ng error dun sa top lane. Ngayon, bumawi na sila for that one. So, nakakuha sila ng kill plus the turtle pa nga. Pero ulit ko lang, ninja kila, mapapatay pa nga. Last insanity para kay Saksa, mga kaibigan. Pero sa Gitno or Mae, lalapan pa din naman. Nahuli pa nga din dito, pero makakatakas pa rin. Uy, nasan niya yung dalawa, pero purify! Naku, ang nait, guys! Naku, pabang. Yun lang. Siya lang yung naging alay dun, pero men, props to Archangel, ganda nung ginawa nila, nakatakas yung dalawang good kill sana for execution. Pero okay. Would be discovered here for a while, pero mag-clear lang siya ng creeps. Item check nga tayo, Derek. Item check ako. Oh, 6.3k yung pera dito nung ano, nung link. Samantalang 8.4k naman. Hey, naka-bounty, naka-ano kasi siya eh. Yung sa kanyang bounty. Pero oy, Tempest of Blades na ipigay, mga kaibigan. Medyo mabilis ang kanyang galaw at napatay agad si Benny QT. Grabe yun, man! Nakakataon na yun, mga kaibigan. Sobra ankle breakers sa may paid away. Oo, talaga namang really put over. And one. Grabe naman yun with the place. Okay, ito na naman. Okay, huling sayaw daw dito. Pero eto, Mac, nakikita. Ayun, nakapote talaga, Ling. Grabe dito si grabe, Ling. Grabe, grabe. Grabe yung Ling ni Escalera for the game number 2. Though yung game number 1 naging okay din naman. Pero ngayon, at least, di ba, bumabawi ba o mas okay yung nagiging pangyayari dito. Kung setup at setup, nandito talaga. Pero uy, na-sandwich nga! Doon si sandwich! No, mga kaibigan! Pero wala na silang mga skills dito. Pwede magbigay ng Blazing Duet. Nasal niya nga lang si paring Claude. Laban sa apat. Pero eto na nga, mga kaibigan, sinalo ang mga bubuyog yung Blazing Duet. Wala masyadong tinamahan, mga kaibigan. Pero Saksa, natanggalan ng Immortality. Benny QT, naka-ready for the Injector. Pero bibigay na lang nila yung kill dito kay paring Hit. Patay yung lamok. Patay yung lamok, sir. Grabe. Hindi, ano, malamok daw kasi dun sa, ano, sa damo. Nagtanggal na siya ng lamok dun, mga kaibigan. Pero, at least, takakil pa rin naman dun yung execution. Pero, good sa Archangel. Kasi nakakakuha sila dito ng mga important kills. Pagaganda yung pinipull off nila. Kaso, execution, parang puro lang sila objective, no? Pansin mo. Sa ano din kanina, hindi mo rin masisisisate kasi delikado yun for him eh. Pero eto na nga mga kaibigan, nabigyan niya pa. So mabalik tayo dun sa sinabi natin. Kaya nakapag-ultimate siya dun sa labas. Delikado kasi for him kasi apat yung kalaban niya. So hindi siya pwede mag-blazing do it sa loob. Yun. Parang nagpapaka-play safe lang siya. Kaya siguro, naibigay niya dun sa labas. So, yun in a way, para din, ano, para din ma-zone out yung mga kalaban at di siya i-go. Pero teka lang, speaking of go, they're going for Ninja Kila. Nasipa na lang dito itong si Jackno, but Jackno will still try to be excited here. Pero Jackno, trying to block his pathway. There is the slow, pero keke na apple. Grabe naman yun. Makikita, masustan. Grabe, baby. Makikita pa rin siya. Pero the flames is there. But while that is happening, something si Hate happening onto the bottom lane. Hate taking down itong si Ling. But Natalia makukuha pa dito ni Thams. Two damage dealers of Archangel is down. Maboy and Execration will try to take out some towers. Tier 2, middle tower, drug na. Mayroon yan. Still available.
Wala pa yung damage dealer nila, pero eto na nga mukhang papasok pa yung dalawa. Pero may in naman dito, naka-tower lock nga. Sakit yung last insanity na naibigay, pero feather airstrike coming from Etomac. Hate buhay pa din. Godlike pa siya sa pagkakataong ito. Mid lane turn pa yung gusto nilang kuwanin. Pero isang Tuari Lord, nakikipaglaban kasama yung kakambal niya si Sagitnu. Pero eto na nga, papasok pa dito yung mga ka-super karito na ibibigay niya. Uy, napagandang clear of vapes naman yun. Para sa kanya at mukhang tatapusin na ng expiration ng laban ito, mga kaibigan. Lock talaga for the game number 2. Congratulations to Execration.